Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. At welcome po dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila, ang Elizalde Broadcasting. At syempre po sa ating programang Iibitalakayan. At ngayong umaga, November 24, 2022, Webes na, ano po. Ako po ay humihingi ng paumanhin muna sa inyo dahil kahapon and the other day, di po tayo nakapag-broadcast masyado dahil naulan po ako ng boses. Actually, ngayon lang ako nagka-boses. Kasi dahil po siguro sa mga iniinom kong mga malalamig. And it's a lesson to me, hindi na po ako inom. So, yan po. Ngayong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay yung pinag-uusapan mo ng buong bayan ngayon. Hindi ba? Kasi yesterday, this November 23, supposed to be yung first preliminary investigation ng kaso nila. So, tulad po ng inaasahan, ay hindi ho sila sumipot. Si Director Gerald Bantag ng Bureau of Corrections or BUCOR at si Secretary Officer Superintendent Ricardo Zulueta. Kaugnay po sa iniahain sa kanilang kasong murder, kaugnay sa pagpaslang kay Percival Mabasa at middleman na si June Villamor. Pero sinabi po ni Attorney Rocky Balisong, ang abogado po ni Gerald Bantag, maaring makadalo daw po yan sa December 23, ang kanyang kliyente. Subalit, sa preliminary investigation uli yun. Ngunit sa pamamagitan lamang daw po ng Zoom. Wow! Saan mo ba kayo makakita ng namimili ho yung akusado, no? Sa pamamagitan lamang umano ng Zoom kung papayagan siya ng mga panel of prosecutors. No po? At samantala, dumalo din naman ang mga inmates ng New Bilibid Prison ng National Custodial Bureau of Investigation. Actual naman na present ang kanilang mga abogado. Personal na dumalo rin ang self-confessed gunman na si Joel Escorial kasama ang kanyang abogado na si Daniel Abiar. Habang ang kapatid ni Villamor na si Alias Marisa ay ini-escortan ho ng mga tauhan ng Witness Protection Program, no? O WPP. Sa mga akusado, walang dumalo para may mag-represent kay Ginoong Zulueta na hanggang sa ngayon ay hindi pabatid kung nasaan siya. Yan ho. Samantala, ito ang medyo nakakaanong balita. No? Samantala, mahigpit na binabantayan ng mga operatiba ng Philippine National Police ang isang lupain somewhere in Davao City kung saan may pasabilidad na magtago daw doon si ex-BUCOR Chief Gerald Bantag. Ito po ay 20 ektaryang lupain. Wow! Napakalaki, no? Malawak. At sinasabi, heavily guarded daw. At napakahirap daw pong pasukin na walang pahintulot na nang maimpluwensyang may-ari. Kung sino kaya humi-ere, no? Na kapag nakapasok ka daw dito sa lupain, doble-doble daw ang kanyang seguridad. Meaning si Bantag daw, ho, pag nakapasok doon. Sa bagay, sabi nga po ni Ginoong Gerald Bantag, mukhang ayaw niyang pahuli ng buhay. Yun, ho, sinabi niya yun nung unang mga testimonya, yung mga unang siya ay ini-interview, kung natatandaan niyo.
nga pala po, meron po tayong shout out si Dr. Lloyd Didias, ang ating pong mabait na principal dito sa Manila. At syempre po, ang ating kaibigan na si Miss Diding Elizalde, ang ating pong broadcast, ating pong reporter mula sa Antique, no? San Jose Antique. Paumanhin ko po sa inyo, bago pa ho tayo magpatuloy, ay nakaraang 2 days, hindi po ako nakapag-broadcast kasi wala ho talaga akong boses. Sabi ho nila, kumanta raw ako sa ano, sa... Nag-ano raw ho ako, meron daw akong concert. Hindi ho, medyo nawala yung boses ko dahil sa pag-inom ng malalamig. Now I know, hindi na ho pwede yun. So ngayon ho, may boses na ako, kaya pinilit ko rin, no? Dahil gusto ko kayong makapiling. Namimiss ko kayo. So yan ho, yung mga news natin. Nakakatakot ho, no? Pero nyo, of all the places, bakit doon sa Davao na binabantayan ho ng mga Philippine National Police ng PNP? Dahil sinasabi na meron daw doon isang 20 hektarya. Ang laki-laki nito, 20 hektaryang lupain na ang nagmay-ari ay isang ma-impluensyang tao. Eh, kayo na bahala mag-isip na kung sino yun, no? Alam niyo man ho, kung sino yung mga ma-impluensya dyan sa Davao. At sinasabi, ito raw hong 20 hektaryang lupain, heavily guarded, at napakahirap pasukin na walang pahintulot ng ma-impluensyang may-ari. At syempre, pag daw si Director Bak, ex-Director Bantag ang nakapasok doon, eh mahihirapan kasi ang mahuli. Meron ho bang ganun sa Pilipinas? Kung nandito tayo sa Pilipinas at nalaman ho kung saan nagtatago yung may kaso, mahirapan pa ho ba tayong makita siya? Nandito lang ho sa sariling bayan eh. Hindi po ako naniniwala sapagkat malaki ang paniniwala po natin sa mga kapulisan natin, sa mga NBI, no? At siyempre, sino po ba ang dapat makapangyari? At bukod pa ron, meron pa rin mga haka-haka na maaari din siyang magtago. Saan? Sa Baguio, kasi taga Baguio po yan si General Bantag. Marami daw ang mga tauhan niyan doon. Sabi ho ni Dr. Lloyd Diaz, nakakainis kapag wala ka. Ano ibig sabihin nun, ma'am? Ayun. Ang hirap po kapag sinabing, well, hindi mahuhuli yan dahil nagtago. General Bantag, no? Alam na ho natin siya. Nakita niyo ho, no? Si General Bantag, di sumipot sa preliminary investigation. Wala po tayong makita ang litrato ni Officer Solueta. At yung kung naalala niyo sa kanya pong mga interview, sinasabi po na hindi raw siya pahuli ng buhay at kung mas gusto pa raw niyang mamatay kaysa sa makulong. Bigat, ano? Sabi nga po ni Secretary ng ating secretary na si Mr. Remulla, anong sabi niya? Isa kang police officer, dapat alam mo kung ano ang dapat gawin. Alam mo ang batas ang dapat na ano, ibig sabihin makapangyari. Hindi pa pwede na kahit na mataas kong opisyal ay kinakailangan sumailalim ka sa mga imbestigasyon kung ikaw ay kinakailangan sumailalim. Yun ang sabi po ni Secretary Remulla ng DOJ, no? Sa mga ganito pong mga aligasyon, nagpapakita po parang sinasabing meron yatang ang lakas ng loob ni Ginoong Bantag. Bakit niya ho sasabihin yun? At kaya nga po sinabi ni ng kapatid ni Ginoong Percy Labid
sinabi niya na, na sinabi ni Ginoong Roy Lapid, Roy Mabasa, sana naman ay sumipot siya sa investigasyon para magkaroon na namang ng linaw yung pangyayaring ito. Kasi dapat ho tayo, tayong mamamayan, ay subaybayan ho natin to. Hindi ho lang ito kaso ni Ginoong Percy Lapid. Ito po ay para sa ating lahat. Kasi kinakailangan ho lumabas ang katotohanan at sino man ang nasa likod ng malagim na pangyayaring ito, kinakailangan ho eh malaman ng publiko. At marami pong haka-haka na may malaking tao raw behind Mr. Bantal at Sulweter. Well, hindi po natin alam. Ito po ay sinasabi lang natin dahil ito yung mga nakalap natin mga balita. At kung meron man, papayag po tayong matigil ang investigasyon? Siyempre, hindi po. Hindi po ba? Kasi sabi nga po ng yumaong si Mayor Alfredo Lim, lagi niyang sinasabi noon, no one is above the law. Sabi ho niya. Totoo yun. Dapat ho ganun. Kaya so, ang nangyayari po dito sa atin sa Pilipinas, huwag na ho tayong maglokohan. Dalawang klase daw po ang batas dito eh. Isang batas para sa mahirap at isang batas para sa mayaman. Totoo ho yan. Now, ito nga pala ho si Ginoong Samuel Gabot is watching. Thank you sir for watching. Medyo nagpapagaling pa si sir kaya hindi pa ho siya makakapunta rito, no? Pareho ho tayo, medyo ako, medyo may konti pang wala naman ho akong sipon or what. Kaya lang minamalat ho ako. Medyo okay na ho ngayon. So yan ho, lagi ho nating isipin na no one is above the law. Kaya kung tayo man ay nagkasala, handa ho tayong humara sa mga paglilitis. At syempre, iisipin nyo, sinasabi niya, wala, sinasabi ni Ginoong Bantag, wala raw siyang kasalanan, bakit niya papatay si Ginoong Lapid. Yung wala naman daw siyang ganoong pagbabanta o ano man, o sa loobin. Ano daw ang kanyang motibo, wala raw, sabi niya. Kaya kung dapat ho niyang patunayan yun, di ho ba? Patunayan niya at sa pamamagitan ng pag-attend niya sa mga hearing para malaman ho ang katotohanan. Siyempre, sa ganun ho, mababawasan ang alin o maaalis ang... sa bagay ho, kung makikita niyo sa social media, may nagtatanggol pa ho kay Ginoong Gerald Bantag eh. Opo, na makikita nyo yung mga nagtatanggol sa kanya. At ibig sabihin, may naniniwala pa sa kanya. So, hindi niya dapat yun aksayahin. At dapat ay patunayan niya sa korte na hindi talaga siya guilty. Di ba? At buong tapang niya dapat na harapin ang mga allegasyon na yan. Sabi nga po, unless proven by court na guilty siya, hindi siya guilty. Kahit na hindi pa siya sumisipot sa preliminary investigation. Pero, pag hindi pa siya sumipot, sinasabi ho na magkakaroon na ng warrant of arrest. Kaya mamimili ho siya this time. Pero nga po yung ating ni-report kanina na samantala, merong isang balita na di umano ay meron siyang pagtataguan at sinasabi na yung pagtataguan niya, very secured siya ron. Dahil ang may-ari nga ay isang malaking, isang ma-impluensyang tao. At sa Davao pa. Sabi nga po, sa lahat ng mga lugar, bakit sa Davao pa siya pupunta? Kayo na mag-isip niyan. Alam niyo po, malikot ang isip ng mga mamamayan. Siyempre, nag-iisip po. Nagbibigay tayo ng mga damdamin natin o mga saloobin sa ating isipan. Pero hindi ho natin maibigay yan ng tuwiran sapagkat wala pa ho tayong delito
Ngayon, kung may awa ang Diyos, oh, dumating na yung panahon na nabulgar na nga, tsaka natin sasabihin yun. Yun ang mahirap, eh, no? Parang kumbaga, eh, ang dating nyo, chiwariwap kayo. Ganun ho ba yun? Hindi naman. Kasi mahirap po magbintang ng walang delito dahil malalibel suit kayo, no? Patay kayo dyan. Diba? So, kung ano man ho yung mga nasa isip nyo, pwede ho, pigilan nyo yung bibig nyo. Pero alam nyo po, pag ako po nagbabasa ng mga sa social media, bilibo ako dun sa mga nagko-comment doon. Eh. Talagang antatapang. Hmm? Pero bandang huli ho yan, siguro lilimitahan na ho yung mga ganyan. Pero ang ganda ho na sa social media, eh, no? Nagkakaroon po tayo ng kalayaan na magsalita ng mga kaisipang iniisip po natin, ng mga saloobing, nasa saloob natin. At siyempre, karapatan ho yun ng mga mamamayan na ano, magbigay ng kanyang nasa sa isip. At siguro po, hindi kasalanan yun. No? Ayan ho, kung sa sasabihin natin, pag nakita natin si Ginoong Bantag, ayan sa kanyang mga larawan, mukha naman siya maginoo, no? Maginoo, no? At sinasabi nga po, dalawa daw yung mga posibilidad na siya ay magtago. Pwede daw doon sa Baguio kasi yun daw ay kanyang lugar at kabisado niya. Sangayon nun sa mga balita sa ito ay nakalap natin sa mga dyaryo, no? At sinasabi naman, yun nga, may naghihintay sa kanyang pagtataguan yan somewhere in Davao. Eh, siguro, ngayong hindi pa siya nakapagtatago, eh, nabisto na. Baka hindi na siya magpunta ron. Subalit, may sinabi rin po ang DOJ chief na sinasabi niya na, kasi may nagtanong, paano makakalabas ba ng bansa yung mga iyan? Hindi mangyayari ikayan kasi, ito sabi ho ni Ginoong Samuel Gabot, maginoong bastos si Igorot Boy. Sobra kayo, sir. Ayan po, sabi ni Mr. Samuel Gabot. Ganyan ho siyang, ayan ho, napaka-straight ho magsalita ni Mr. Gabot. Apangan nyo ho yan. Ayun, no, ano yung sinasabi ho niya? Kanina, sinabi ho niya, oh, makakalabas ba yan dalawa na yan? May nagtanong ho. Hindi sila maaaring lumabas apagkat naka-alert na. At siyempre, bilang isang officer ng ating bansa, dapat magkukuha pa siya ng clearance sa akin, sabi ho ni Secretary Remulla, no? Okay, paano siya kukuha kung gano'n, no? Alam natin. And so, medyo ano na tayo, permis na yung utak natin na hindi pala siya pwedeng lumabas. Eh, pera ho. Pero may tanong pa rin ho ang mamamayan. Yung backdoor daw. Baka daw pumunta sa backdoor yan. Ano po yung backdoor? Yun. Yung pagdadaan kayata dyan sa Sambanga area going to palabas ng ano, pupunta ka ng other bansa katulad ng ano, yung Saba o ano yun. Yan dito sa Malaysia. Yes, yan daw yung papuntang backdoor. Eh, siguro naman, di ho nila gagawin yun dahil nakabantay na rin, no? At we are so, believe sa ating mga kapulisan sa NBI at na Philippine National Police na alam natin hindi siya makakatakas, no? Eh, kasi kahit na hindi pa napapatunayan siya nga ay is guilty, kailangan harapin po niya ang kanyang problema. Di po ba? Eh kung tatakas siya, parang sinasabi niya na guilty nga siya, kaya siya tumakas. Di po ba ganun? Kasi kung talagang matapang ka, sinasabi nga po, ang tunay na katapangan ay ang pagharap sa katotohanan. Di po ba?
hindi yung sa kung ano-ano pa yung sasabihin. Yun nga rin po ang sinabi ng ating Secretary Remulla. Na kung ano-ano pa, kung saan-saan pa dinadala yung mga subject eh. Eh, isa lang naman ang katutunguhan niyan, ang sumipot siya sa hearing. Di ba? Kung talaga siyang matapang, doon siya hahangaan na buong tapang niyang harapin at gumawa siya ng kanyang counter affidavit sa pamamagitan niya kanyang mga abogado. Di po ba? Yun ang nararapat. Kasi, alam niyo naman, pag akusado ka, you're free to have your lawyer. At siyempre, gagawa kayo ng counter affidavit nyo para paniwalaan kayo. Kung ano man yung akusasyon na ibinabato sa inyo, sasagutin nyo yun. Ano? Ano ang magagawa, sabi ho ni Mr. Samuel Gabot, ano ang magagawa ni Igor Rotboy sa pagsasayaw sa bundok kasama ang kanyang mga katribo sa kanyang kasong martyr? Nakakatawa talaga ito sa Cicero. Ayan po, binabasa lang natin yung mga ano, yung mga sinasabi ng ating mga viewers. At any rate, maraming salamat po sa muli ninyong pagtutok sa ating programang EB Talakayan. At kahit po ako medyo may malat pa ng konti, sinikap ko po dahil gusto ko rin kayong makapiling. Thank you very much po sa ating pong mga palagi ang viewers, lalo na sa ating pong napakagaling na principal sa Manila, si Dr. Lloyd Rodriguez. Yan ho. Pinagmamalaki ho namin yan kasi isa ho sa pinakamagaling na principal dito sa Manila. At alam niyo po, pag na-assign kayo dito sa Manila bilang principal o guro, eh sikat kayo. Kasi Manila to eh, di ba? Walang palakasan dito. Talagang talino ho ang inaano rito, ang hinahanap. Hindi ho yung palakasan. Kaya pag kayo ay nabigyan ng mga item na matataas ng mga principal, ay talagang mabigat kayo. Brilliant. Yan po si Dr. Lloyd T. Diaz. Ma'am, thank you very much po sa inyong pagsubaybay. At syempre, sa ating pong kaibigan o ating reporter mula sa San Jose Antique, Miss Diding Rizalde, yan po ay kamag-anak ng aking bana. No? Hanggang sa muli at please don't forget to share us, follow us, and subscribe at ating YouTube channel sa Elizalde Broadcasting at sa ating pong Facebook channel. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.